Guys, andito tayo sa junk shop na ngayon, no? Mga pangalan to, junk shop na to. Hindi ko alam, hindi ko pa nababasa. So, labas tayo guys para makita natin. 60? Okay, hindi ko na makuha ngayon. Ano? Kaya ituro ko lang. Okay guys, ito nakita natin itong motor dito. Nandiyan o. So, ito yung mga motor. Okay na. Tumatakay na yung motor. Opo, naka-YouTube ka ngayon. Anong pangalan nyo, sir? Ailey. So, dito ako kumukuha ng ano, yung mga makakalakal. Nalaglag ka, tapos nalaglag ako, tawag ko kablag. Ayun, may diluma na nalaglag. So, ito yung kukunin natin motor. Maganda tong pan-design doon sa rest. So, timbangan. Antik na to. Pipiluhin natin. Para malaman natin kung magkano yun. Ito, nahihirap na talaga ng ano yan. Restore sa kalinisin. Alin dyan yung ano para pagkakas? At katulad nito, mapapakinabangan nyo to dun sa bahay. Instead na bumili kayo ng bago, bibili kayo ng materials, labor ng tao, tapos syempre mga bakal. Dito, per kilo, 30 pesos. Okay guys, andito na tayo sa bahay. Ibaba na ng pintong motor. Ang nakakataling sa alam kung paano nililinisin at saka i-restore to eh. Kaya re-restore actually, hindi na to talaga para patakbuhin yung pamakita. Tapos ito yung dalawang gagamba na stand yung dating panahe. Ang gawin nating table. Okay, so, okay sige. Ito ng high pressure washer. So, ito ngayon yung lilinis natin dito sa motor. Matanggal yung mga kalakalawang. Pero tingin ko to, nalubog to ng baha. Spray tayo ng gray at saka yung black. So medyo gumanda ng itsura. Kumpara kanina, talagang basurang-basura. Okay. So ito yung tanke, red light at saka upuan. So tutuli tayo mamaya kung ano magiging sinalalabasan niya talaga. Resulta ang galing sa junk shop na ginawa natin kanina yung motor. Total cost natin is 2,400 kasama yung pintura.